Hi! Welcome back to my YouTube channel. I'm Joey Carino. Ngayon ay gagawa naman tayo ng Double Dutch Ice Cream. At kung bago lang po kayo sa channel ko, please subscribe po kayo and click the notification bell para lagi kang updated dito sa mga video ko sa YouTube. At narito naman ang kumpletong listahan at sukat na ating gagamitin. Una nating gagawin ay hiwain natin itong ating chocolate bar. So siguro mga 1/4 lang ang gagamitin natin dito. And then hiwain natin ng maliliit. Pagdating sa gagamitin yung chocolate, so depende sa inyo. Ako itong dark chocolate at ito lang yung available dito sa bahay. So kaya ito ang aking gagamitin. Pero kahit anong klaseng dark chocolate naman, pwede nyong gamitin dito sa ating ice cream. Next naman na ating gagawin ay itong ating mixture ng ice cream. Gagamit tayo dito ng all-purpose cream. Ito ay pinalimig ko sa loob ng chiller ng 24 hours bago natin gamitin. Gamit ang hand mixer, so i-mix natin itong ating all-purpose cream hanggang sa mag-double yung size niya or approximately mga 5 to 7 minutes natin i-mix gamit ang hand mixer. So yan, napansin nyo na medyo nag-double na yung size niya. So enough na yan para sa ating pag-mix dito sa ating all-purpose cream. So sunod na tayo sa next step natin. Ngayon naman, at this point, ilalagay na natin itong ating condensed milk. Yan, ihalo lang natin dito sa ating minix na all-purpose cream. And then after nyan, imimix ulit natin gamit ang hand mixer. Gamit ang hand mixer, ituloy lang natin ang pag-mimix dito sa ating mixture. Sa combination ng all-purpose cream at yung ating condensed milk. So mga approximately siguro mga 10 to 15 minutes, mga ganong katagal. Mapansin nyo yan, halos aapaw na yan dyan hanggang sa dumami siya. So yun yung sign na ready na yung ating mixture ng ice cream. Ayan, kung mapapansin nyo, halos umapaw na itong ating mixture dito sa ating mixing bowl. So, meaning ready na to. After nyan, i-transfer na natin itong mixture sa stainless container. So, ngayon, ilalagay ko na dito sa ating container yung ating mixture ng ice cream. So, gamit ang spatula. So, makapansin nyo, sa first layer, so, ilagay mo na natin yung ating mixture dito sa ating container. So, alalayan lang yung paglalagay ng ating mixture dito sa container. Kasi, magpapatong pa tayo. Siguro, mga hanggang third layer yan. Ayan. So, ngayon, pag nakot nyo na yung buong part ng container, so, lalagyan na natin yung ating mga flavor naman. So, ngayon naman, ilagay natin yung ating chocolate syrup dito sa ating ice cream mixture. So, ayan. Ganyan lang kasimple. Next na ilalagay ko naman itong ating marshmallow. So, ayan. Lagyan lang natin. Toppings lang. Ganyan lang kasimple ang paggawa nitong ating double Dutch ice cream. Ilagay naman natin ang chocolate. Next, lalagay ko naman itong ang kasuy. My favorite. So, lagyan naman natin yung kasuy. So, ayusin lang natin yung paglalagay. Yeah. So, ako, favorite ko to. So, dadagdagan ko ng kasuy.
Pwede rin kayong maglagay ng almond. Depende. Depende sa inyo kung ano pa yung mga pwede niyang gustong ilagay. After natin mailagay yung mga toppings or yung flavor, so ngayon lagyan ulit natin ng mixture ng ice cream sa ibabaw. Ayan. So alalay lang sa paglalagay para malagyan natin lahat ng ibang part. And then ayusin lang natin gamit ang spatula. Dahan-dahan lang din. So ganyan lang kasimple. So gamit ang spatula, ayan. So ayusin natin para ma-cover yung mga toppings natin dun sa ilalim. Ganyan lang. So toppings lang tayo, and then ulitin lang ulit natin yung ginawa natin na first step dun sa unang procedure natin. So ayan, pag na-cover na natin ulit yung ating mixture dito sa ating ice cream, so gawin lang ulit natin yung first step, toppings lang, and then layer, yun, ganun lang kasimple. Pagkatapos nating assemblyin itong ating ice cream, so ngayon naman, syempre ilagay na natin sa freezer ng 24 hours para tumigas siya. Okay, that's it. After 24 hours, ngayon i-check naman natin yung ating ice cream kung naging matagumpay ba tayo sa pagpapatigas sa kanya. Okay, so let's check. Okay, so ngayon naman, tikman natin itong ating double Dutch ice cream na ginawa. Kung masarap ba or kasing sarap ba ng commercial ice cream na nabibili natin, or mas masarap pa ba sa mga nabibili nating commercial ice cream. Alam nyo, sa totoo lang, in terms sa quality or sa texture, sa lasa, hindi nagkakalayo yung commercial ice cream na nabibili natin compared dito sa ginawa nating homemade double Dutch ice cream. Mas creamy pa nga siya, sa totoo lang. Mas creamy yung lasa niya at yung mga toppings niya.
So, masabi ko mas masarap to kasi hindi tinipid. Ayan. And then sa totoo lang dinagdagan ko yung chocolate and yung ice, yung kasoy kasi favorite ko 'yun. Kaya sarap. So, 'yun. So, sana may natutunan kayo at sana nagustuhan nyo itong aking video na ginawa. And I hope na ma-try nyo din ito sa inyong bahay at magustuhan ng inyong mga kids. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!